first. Okay. That's enough. And then, we're going to put this one for the dough. Para mag-bake ng dough. Yes. Everywhere, mommy. Yes. Just move, mommy. Yes. Now. See? Okay, maybe we change it. We can try to do this later. We use this one first. I don't know kasi nanghuhula lang ako paano to gamitin. Did you mess to? Yes. Ito muna. I hope to be. Yes, and then we put a little bit more of our flour. Hinati namin siya sa tatlo, yung flour namin para hindi siya masyadong mabigat. Now, see? Uy! See that? And now, I guess we have to change this because it's a bit heavy now. So, now, balik na namin ito kasi bibigat na siya niyan. If I'm not mistaken. Ay, ay, ah! Mono! Kasi... talaga kami umaano dito. Lagay na natin yung last nating flour, anak. Aglit lang, magugot ka kamay si mami. Okay, let's put our... mga ano kami, mga beginners. Let's put it everything. Okay, we put it all na. And then, we put it like that. And then, mix, mix, mix. Okay, we mix lang siya hanggang makagawa siya ng dough. See that? We wait first. Okay? Mas masarap ang bread namin kasi chick ni Zoe. We wait, okay? We wait for it until the dough appears. It's almost done. Naglimit na siya. Ang happy ng Zoe namin. Do you like it, Zoe? Oh, don't touch it. Don't touch it. Just watch. Don't watch. Don't touch it. Mas easier to. Di na tayo maglimit. Yeah? Yeah. Our dough. Oh, look at that. It's already formed. Ayan ang ating dough. Mami, smooth na smooth na siya. Mami, sige na. Probihiran na. Habang tinatanggal ni Zoe dyan, ianuhan ko tong lalagyan namin. Igi-grease ko ng oil. Ayan. Lagyan ko lang to ng oil. Sige. Kaya mo yan, anak. I-grease natin ito. Lalagay natin yung dough natin dito. So, wait a minute, darling. Sige, tanggalin mo yung lahat.
Tapos, kunin ko lang yung extra oil dito sa brush. At kukunin ko yung dough natin. Malinis naman po ang aking kamay. So, tanggalin ni Mami ito na. Yeah. Yes! See that? And I will get this one. Oh! Oh! It's so big! Oh! And Mami will form a ball. Wow! Kuha-kunin ko pa yan. Sayang. Ayan. Ayan. Anuhin ko lang siya gawing ball. Look at that, Zoe! Very good man ang anak ko. Inano niya talaga. It's very smooth na. Kaya maganda talaga may stand mixer. Hindi mo na kailangan mag-knead. No. Ayan. Oh. See? And then, we're going to put it there. Wait a minute. Okay na. Okay na. Okay na siya. And it's so smooth. Lagay natin siya dito. Lagay mo siya dito. Oops. Oopsie. Oopsie. Ayan. Ito na siya. Aray. Eto siya, bale. And then, tatakpan namin siya lang. Wait a minute, anak. Wait a minute. Excited masyado. Saglit lang. Lagyan namin siya ng cling wrap. No, nakikikling wrap natin siya. Tapos, ilalagay natin siya dun sa may heater. No, para mag, ano siya, mag... Anong tawag dun? Mag-rice. Anuhan natin ito. Wait natin siya for 1 hour. Oh, 1 hour. Matagal-tagal din, no, anak. Oh, saglit lang. Hala, parang hindi ka siya yung ano ko. Saglit lang, anak. Saglit lang. Ayan na siya. So, patungan ko lang din siya nito. Yes. Yes. Ayan, pinatungan ko lang din siya. Let's wait for 1 hour. After 1 hour, tignan natin kung nag-rise ba yung ano natin. Ginawa kanina. Pero bago yun, lagyan ko muna ng flour ang surface. Ah, okay, sige. Saglit lang. Yung surface dito sa baba. Lagyan ko muna ng flour. Tapos tignan natin yung ano natin. This one. This one? This, this one. Dito ka. Okay. Saba din daw siya. Ayan. Wow. Okay. Tignan natin. Ito siya. Ayan. Nag-rise lang siya ng konti. Kasi hindi masyadong mainit. Ayan siya, oh. Suntukin daw sa gitna. Para maglabas ang mga... Ala, ganyan siya. Hindi ko alam kung parang naluto na siya. Ayan, ilagay lang natin dito siya sa may flour. Nag-rise naman siya kahit papano. Saglit lang. Tapos, eto na siya. Hindi ko alam, hindi siya nakikita. Kasi na, dito siya sa baba. Halaka, dumikit lang siya sa akin. I-cut ko siya into 4. Saglit lang, anak. Wala akong dough cutter. So, gagamit lang ako ng knife. Kuha lang ako ng tray. Dito natin sila ilagay, anak. Maglagay lang tayo ng baking paper dito sa ating tray. Ayan. Sana magkasya sila dito. I-cut ko lang siya into 4 equal sizes. Yeah. Tapos, ipaano ko siya parang cylinder, ano. Ang lambot niya. Sobrang lambot. Ayan. Tapos yung kabila pa. Siguro kung may dough cutter kayo, mas ano to, mas easier. Alam ko na. Ito na lang sa kamay ko na lang para makita ninyo. Ayan siya mga Joe. Kinat ko siya gamit ito. Hindi ko naman pinapakadiin. Umupo talaga yung anak ko. Tapos, ayan. Para lang may ano siya. Para maghiwalay lang. Ayan. So, ayan. Hindi ko alam kung nag-rise ba to o ano. Ayan.
Ayan. Ayan. Tapos sikat natin sila. Saglit nga, pagkuha ko ng iba. Breadcrumbs yung isang ano dito, plate, para doon ko sila i-roll mamaya. Kakat ko. Ayun. Ayan. So, ito na lang yung pangkat ko. Pangkat ko to ng ano eh, ng gulay. Ito na lang siya. Para pantay-pantay sila, anuhan ko siya. Liitan ba natin, nak? Hindi. Siguro ganyan. Kalaha. Ayan. Ayan. Sa gitna. Ayan. So, nakagawa ko ng isang ganito. Ayan. So, i-ano ko lang siya dito sa breadcrumbs. Ayan. Ihalo ko lang siya sa breadcrumbs na ganyan. Ikat ko muna silang lahat. No, ikat muna natin sila, nak. Yeah, thank you. Ito. Lakihan na lang natin para pa-cylinder ko sila, oh. Para may shape sila kahit papano. Ayan. Para silang empanada. Ayan. Kunin ko na lang sila mamaya niyan dito. Pagkatapos ko silang kinat. Ayan, paano sila para pa-cylinder, hindi sila bilog. Now we have to see. Ano yun? Ayan, so exciting. Nano? Exciting na. Excited. Ayan, pa ganyan yung ginawa kong pandesal. Hindi sila pa, ano pa, anong tawag dito? Hindi sila pa bilog. Can you throw it away, mommy? It's malambot, ha? Be careful. Ayan, inano ko na ito. Inano ko na sa breadcrumbs. Ako, kasi kailangan may ano, may space. Kailangan may space, anak, kasi nga mag-ano yan, mag-rise pa sila mamaya. Okay. Ito. Doon lagay. Be careful. Ayan. Tapos hindi ko alam anong pagtatakip pa dito mamaya na. Anong pagtatakip natin dyan? Okay. Sinishape ko lang din siya habang nilalagyan ko siya ng ano, breadcrumbs. Sinishape ko siya ng paunti-unti. Yan. Okay na to, anak. Lagay natin dito, oh. Ang ating pandesal. Marami na pala ito. Merong maliit, merong malaki. Siguro kapag ibibusiness mo to, anuhan mo sila, tawag dito, i-weigh mo. Pero kami, sa bahay lang naman tong mga to, kaya hindi na kailangang i-weigh. Okay, oh, hold it like that. Oh, like, put it there. Here, okay. I will help you. I will help you out. So, it's not so... Okay. Oh, here you go. Put it there. Anak, ito malaki ulit. Tapos, magkupa tayo ng maliit. Nalalagyanan. Did you enjoy, Zoe? Yeah! I-aano pa pala namin sila papaalsahin for 15 more minutes. Oh, hindi naman sila perfect, pero at least we tried our best. Sige, mapandisan natin, ha? Inisin ko muna tong mga bote ni Kenneth habang naghihintay ako ng 15 minutes para sa aming pandesal. O baka magtaka kayo. Bakit merong mga maduming bote si Kenneth, nabe-breastfeeding siya? Kasi magmula kanina umuwi kami, pinaano ko na siya, pinagbote ko na siya, kasi ang advice ng doktor kanina, bantayan daw ang fluid intake niya. So kasi kapag dumededi siya sa akin, hindi ko matansya kung ilang ml ba ang ininom niya. Tsaka, minsan pag dinede niya yung isa, hindi niya na dididein yung isa pa. So, ang ginawa ko, marami naman kasi akong mga breast milk na naka-freezer. Ayan, mga Joe. Ayan, oh, meron akong mga naka-stash na mga ano, na mga milk ko. Siguro mga ano ito, 10 bags. Bilangin nga natin. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ayan, mga ganyan, oh. Naka-stash pa tong ito. Ito, kunwari, ito. Nung ano pa ito.
nung March 21 pa. Ayan, oh. 140 ml. So, meron talaga akong papadrink kay Kenneth. So, ang gawin ko niyan, ito na lang ang papainom namin sa kanya. Tapos nun, ako magpapump na lang. Tapos ilagay na lang ulit dito para bago yung ano niya. Bago yung kumbaga ma-replenish itong mga to. Ayan o. So, enough naman ang milk. So, ngayon, papag ano muna namin siya, papagbote. Yun na lang ang papainom namin kay Kenneth. Tapos, magpapump na lang muna ako. So, ganun na lang ang gagawin namin para ma-monitor yung fluid intake niya. Kasi pinababantayan ng doktor si Kenneth, baka daw ma-dehydrate. Yes, anak? Tulungan mo si Mami? Yeah. Oh, sige. Tutulungan daw ako ni Zoe. Kunin mo muna yung ano mo, yung apron mo. Nasaan ba yung apron mo? Tulungan daw ako ng aking dalaga. Gulo na kusina namin, sus Mariose. Magpasensyahan nyo na po kasi nag-ano kami, nagbe-bake. Ano yun? Ah, oh, sige, wag mo na. Okay. O, linisin mo ito. Like that, oh. Like this. Shoot mo dito, okay? Like that. O, oh, sige. Oh, bait naman. Kiss kita. Kiss ka ni Mami. Kiss mo si Mami. Bait-bait naman ang bebe namin. Ayan, so far, dumidedi naman ng maayos si Baby Ken. Hindi naman siya fussy. So far, hindi kagaya kapag sa dede ko, iyak siya ng iyak. Hindi ko alam kung anong-ano niya. Yung pinanglilinis ko ngayon, kasi dati, nung kay Zoe, yung pinanglilinis ko, yung brush talaga. Pero ngayon, ano na itong mga uso ngayon? Yung mga silicone-silicone na ganito. Wala rin akong ano, hindi rin ako buo na kabili ng ano dito, ng sabon pang linis ng bote. Walang ganun dito eh. Buti pa dyan sa atin, maraming gamit pang bata. No, nak? Anuhan natin yan. Dami pa ng pag nag-ano kasi ako, pag nagpapampa ko, ayan, ito gamit ko, yung maliliit. Pag dumidede si Ken, ayun, yung malaki. Anak, hindi yan bubbles. Ginawa yung bubbles. Oh, very good. Very good pa na, darling ko. Very good siya. At yung pampamp ko kasi, nililinis ko kasi sterilize ko. Tapos na to? Tapos na po ito? Okay, yung isa naman. Ito naman, oh, here. This one. Sige, thank you. Bait naman ang aming Ate Zoe. Nintay pa namin yung pandesal namin. Habang inihintay ang pandesal. Aray, nabasa ako. Might as well, ano na, make ourselves productive. I hope in the coming days, maging okay na si Kenneth at medyo kumalma na ng konti ang pakiramdam niya para kumalma na rin lahat dito sa bahay. Kasi nga, syempre, pag may batang may sakit, bilang nanay, hindi kakalmado. Sige anak, tapusin muna namin itong mga bote, mga Joe. Finish na? Very good. O sige, o ito. Asan ba? Wala ng bote. O, ito. Linisin mo to like that. Like that. Okay? Okay. O, sige. Go. Yung mga bote na to kasi, kagaya ng mga bote na ginamit ni ng Ate Zoe niya, ginaya na rin namin kasi mas ano to, mas gusto namin. O, wala. Nabasa ka na. Akin na ito. O, lagay mo na siya doon. O, try mo na, anuhan mo na ulit ito. Ito naman, this one, like that. Like that, linisin, okay? Thank you po, Ate Zoe. Mahirap talaga pag may merong batang may sakit sa bahay. Hindi naman siya may sakit talaga, pero still. Buti na lang, walang trabaho si Daddy Teban today. Ayun, siya nagbabantay kay Kenneth ngayon. Kasi pagod din yun sa trabaho. Kaya sabi ko, sabayan niya na si Kenneth. O
Kasi bukas may work na naman siya. Para makapagpahinga siya kahit paano. Kasi kanina nag-ano yun, tinulungan ako maglaba. Naglaba din kami kanina. Maswerte din ako. Oh, sige. Kunti pa. Maswerte din ako kasi nga si Daddy Teban talagang hands-on yan. Talaga tinutulungan ako sa mga gawaing bahay. Paghugas ng plato, paglalaba, lahat. Pagluluto, pagtutupi ng damit. Yan, talagang maasahan mo siya, as in. Never yan siya nagreklamo ng mga gawaing pang bahay pag nakikisuyo ka sa kanya. Never yan nagreklamo. Talagang hands-on siya. Pati sa mga bata, super hands-on niya. Super swerte ko. Thank you, Daddy! We love you, Daddy! Yan, super hands-on yan. Tapos minsan siya magpaligo kay Zoe, magpaligo. Ay, si Kenneth hindi pa niya pinaliguan. Pero si Zoe, ayan, siya lagi nagpapaligo dyan. Kasi si Zoe gusto niya maligo kasama si Daddy Norak. Si Daddy lang laging gusto pang maligo. Tulog yan si Kenneth sa taas. Silang dalawa ng daddy niya. Napagod din yun. Naglagay ng kurtina kanina. No? Anak? Tapos nito, ano, sterile na namin itong mga to. No, anak? Ang amin na yun, hindi ka pa tapos dyan? Kiramin ni Mami? Zoe? Pakatingnan niya, pakalinis niya talaga. Si Mama Marina nagluto today. Nagluto siya ng torta. Ayan, pwede naman pala itong gamitin yung dulo, anak. Oh. Sige. Ito pa, anak. Huwag mo na babalik dyan. Akin na yan. Ayan, linisin mo pa yung isang yan. Thank you po. Ayun pala. Ala, nahulog. Nahulog yun. Ayun, asan pa? Wala na? Okay, this. Okay na. Thank you so much, Ate Zoe. Ayan o, Ate Zoe. Tulong din. Nona, tapusin muna namin itong mga bote, mga Jo. Thank you so much, Ate Zoe. What? Ampula mo na. Nako. Tapos, itong pinakamagandang part dito sa paglilinis ng bote. Ito ang aming... ano, sterilizer, sterile na niya, tapos ida-dry pa niya yung mga bote. Super nice. Super nice niyan. So, lagay mo na natin yung mga bote dito. Pwede rin dito yung mga pacifier, yung mga ganyan. Dito sa baba, lalagyan muna natin siya ng water, syempre. Saglit lang anak, lagyan natin siya ng tubig. Water. Hanggang dyan lang. Ayan. See? And then, lalagay natin ito. Ayan. Tapos, lalagay lang natin sa loob yung mga bote. Ayan sila. Super nice niya at super convenient kasi ano na, i-sterile na niya yung mga bote. Tapos, at the same time, ida-dry na din niya. So, wala ka nang alalahanin na ida-dry mo pa yung ganyan. So, lagay mo lang lahat ng bote dyan sa loob. Kasya ang 8 na bote. 9 actually. 10. Pwede ang 10. Ito, doon na lang sa dulo. Ayun, kasya pa siya, oh. Tapos, yun yung first floor. Yung second floor. Ito. Ay, tanggalin natin yung isa. Parang hindi siya ma-sterile, this one, oh. Nakaganyan sila, bale, oh. Tapos sa second floor, doon ilalagay yung mga ganito. Ayan, yung mga pang-pump. Tapos yung mga takip ng bote. Tapos yung mga chupon. Ayan, tapos i-on mo lang siya dito. And then, how many minutes, tapos na siya. Tapos, meron ka ding lalagyan. Yan, dyan mo na lang sila paggagamit. Kuha ka na lang dyan. Super ano niya, super handy. Ayan, napuno na namin siya. Sa taas. Sarado na natin siya. Super, ano? Sabi mo dyan, pinagsasabi mo. O, turn on lang. Tapos, auto. Ayan, mag-ano na yan siya. Dry, sterilize and dry. Thank you, Ate Zoe!
Ayan na ulit ang ating mga pandesal. Hindi man sila nag-ano ulit, nag-rice. Okay na siguro to. Ipasok ko na sila sa oven. Tingnan natin kung maluluto sila dyan sa oven. Ayan, ipasok ko na sila sa oven, mga Joe. And then we will wait for 10 minutes. Cooking na, mga Joy. Ayan na sila, oh. Malapit na. 10 minutes. Ay, ano lang pala ito. 15 minutes. Kukunin ko na sila dyan. Grabe, dumi ng oven ko. Pasensya na po. Ayan na ang ating mga pandesal, mga Joy. Lumaki talaga sila. Tapos iba-iba yung shapes nila. Sana may lasa tong mga to. Try natin, mga Joy. Ang bango ng pandesal. Para na sila Spanish bread, oh. Try ko muna sila. Looks so yummy. Masarap to sa kape. So, ayan ang aking first attempt ng pandesal. Nakatulog na si Zoe kasama si Oma niya sa taas. Ayan, nakagawa ko ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Yan, kasi kinain ko na yung isa. Try natin sila, mga Jo. Ay, nasunog ito sa baba, oh. Konti lang. Ayan. Try ko nga. Try nga natin ang isa. I'm so glad I made pandesal. So yummy, mga Jo. Try nyo na ang recipe ng Palasang Pinoy. Super yummy. At ang bango talaga ng pandesal na mainit. Super yummy. That's the end of our vlog po for today, mga Jo. Sana po ay nagustuhan ninyo ang vlog namin po for today. If you like our video, please don't forget to like, share, and subscribe po sa aming channel. Meron din po kaming Facebook page, Zonina's World Vlog, wherein nag-upload po ako ng mga pictures, ng mga videos namin. Buong family, please subaybayan din po ninyo kami sa aming Facebook page. And maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming mga vlogs. And we hope to see you all next time. Bye, mga Joe!